Ayaw ko na mag-alap ng vice mayor. I want to be the next vice
boss. Wala nga ako kahit magkalang pera. Vice Mayor ang pinag-uusapan natin. Anong gagawin ko rito? Eh, Congress nga na kung problema pa tayo, kaya nga gusto natin Vice Mayor. Eh, yung may konting kakayanan, para kahit pa paano mag-donate sa atin. Then, darating yan, yung pera, ano, sa atin yan, mag-complo yan. Basta yung Vice Mayor ko, ayaw na mag-anap. O, nandiyan si Johnny Hison, nandiyan si Bansay, yun yung mga prominent at that time. Kami ay counselor. Si Isko is not a normal counselor at that time. Dahil nakagat po siya sa district. Ayoko. Hindi. Ikaw gusto ko. Tapos yung gabi. Pagdating ng Monday, kuha ng ring ng phone ko si Isko. Parang pwede ba tayo mag-copy sa kape at reality ko? Sige. At that time, nagkakapi kami. Nasa ito networking siya. Sabi niya, benta kita ng networking. Ipusap na kami. Sabi niya nga sila ni boss, magbabay si mayor daw ako. Hindi ko bakit? Sineryoso ko ba? Parang eh, sabi niya. Sabi niya, ikaw ba ano bang pangarap mo? Hindi ba, counselor ako at that time. Natural, gusto ko maging congressman. Diba? Nakuha ko naman. Bakit? Ikaw ba? Diba gusto mo? Eh, kung siya siya, diba? So, sige na lang inaantay mo sagot. Gusto kong maging congressman. O gusto kong maging mayor, diba? Walang katatol-gatol, 2006, ang sagot sa akin is ko, gusto ko maging presidente ng Pilipinas. That's how far yung ano niya. Siguro, ako yung isang kaunanan. Tumak po siya ngayon yung Vice Mayor. Pito kami yung nasihan. Tumak po siya yung Vice Mayor. Pagpahal namin ang kandidasi ko, balintad ka galing sa pumunta ng that time kay Mark Jimenez. Dahil pera niya. So natira kami. Sa district ko, ako lang mag-isa, re-election is, wala kami congressman, re-election counselor ako. So, kapag salita ako, tatawagan niya ako, tapos na ako sa district ko, ang damay na ako dyan, magsasalita na ako. Tapos, parating siya, kasi dali lang muna, tapos tataas na namin yung kamay niya. Sabi ng mga tao, tatlo lang kayo, lagi, tatlo lang kami talaga. And after election, siguro, nanalo si Isko, nanalo ko, nanalo si Boss. The next round, yan na. Naging ano na. So, kung makikita mo, pangupunyan ng Vice Mayor, sabi ng iba, hilaw, si Isko, walang experience. Noong magsimula po siyang Vice Mayor, maniwala ko kayo, lahat ng dapat pag-aralan, pinag-aralan ni Isko. Hanggang sa nakarating na siya sa Amerika, nag-isko na ba siya, hindi siya matapong sa posisyon in a sense na kinakailangan niya magbakasyon ng 6 na taon at ang 6 na buwan, mag-live siya because of study. Alam po ninyo, pagka Vice Mayor ka ng Maynila, lalo Isko Moreno ka, pay po siya, di ba? So, very powerful siya. Pero at that time, hindi niya iniintindi yung power. He is hungry for knowledge. So, aral siya. Punta siya ng 6 na buwan sa Amerika. Aral siya po kasi siya. Balik. Unstrip aral. Hanggang sa nabalita ko, kukuha na ng loan sa Arellano. Pares kami. So, pares kami hindi nakakuha ng par for a very simple reason. Counselor ako that time, Vice Mayor siya, para wala kami. Hindi na kami makapag-review ng maayos, pero nagamit na po namin sa pagkala. Kung meron mang magaling na naging presiding officer ng City of Manila as Vice Mayor, si Isko. Then, nakipag-usap kami at that time, kinausap kami ni President Mayor Mera. So, ganun nung mahaba yung pinag-usapan namin. Ang tanong sa kanya ulit, ano gusto mo? Isa lang din sinagot niya. Gusto kong maging katulad presidente. Pangarap na sa akin, biro. Diba? I thought, nothing. Sabi ni Mera, gusto ko lang just to redeem my name. Gusto ko ako maging mayor, isang term, ikaw na. Kami naman, medyo mga batang tolong is at that time, naniwala. Then siguro, history will judge us. Kalangit na ang laban, takbo na lang si Senator. Tawa ka si Senator. Kung ako si Senator, and he lost, balik kami sa Manila. Pag-upo ng 2000, 16,
second term ni Mayor Meron, ang inaaway na si Hany Lacuna at saka ako ni Mayor. Simply because, sabi nila, si Iskura ay tatakbo ng Mayor. Pero maniwala po kayo, we are willing to give Meron the last term at that time. Dahil sabi nga namin, total, may respect naman tayo na. Pero in the middle of the game, siguro by 2018, kinailangan namin kunin yung majority ng City Council. So by 2017 to 18, ako po yung majority floor leader at that time na position si Hany yung Vice Mayor. Kinuha namin yung liga ng barangay dito sa buong Maynila. The rest is history. Tumakbo si Iskuna Mayor and he won by 140,000 votes versus kay Era and Mayor. May 13th election. By May 20 siguro, May 21, tinawagan ako ng Castrate Cody. Sabi niya, pare kami tayo, nanalo mong congressman, nanalo mong mayor. So kami pong dalawa yung itinuturing ng asensya mo nila yun na parang haligay, with Hany Lacuna. Kami kami dalawa sa isang hotel. Sabi niya sa akin, galingan mo at malamang makuha ko na yung pangarap natin. So ako, mayroon ka na itong pangarap na pinag-uusapan natin. Wala na sa hinagap ko eh. Hindi yan ang pinag-uusapan. Ano pinag-uusapan natin? Gusto kong maging presidente ng Pilipinas. Aayusin ko lang ang Pilipinas. Pagkatapos, ay retire. Sabi ko, ano ba ito? Sabi ko, am I talking to this? Sabi ko, parang wala na sa ano ito. Sabi ko, naging mayor na kami, di ba? May congressman na. Pero pagdating ng June 30, nakita ko na, all roads, all stars are falling into all to his place. Bagsak sa kanya po. And I know him for almost 20 years. He became one of the longest politician na naglalabanan ngayon. Para sa malamang po ninyo, 9 years siyang councilor, 9 years siyang vice mayor, naging usage siya ng National Railways, pagkatapos naging usage siya ng social welfare, then 3 years siyang mayor. Hinog yan. Ang edad niya po ngayon ay 47, pwedeng sinasabi nila na matapa kasi kumang 30. Diba? Magandang lalaki talaga eh. Medyo tinalo tayo ng kundi sa libro dito. Yung sinasabi niya, believe me, kilala mo yung pagkatao nito, kilala mo yung dinaanan nito, kilala mo yung how patient, how persistent he is. He will be the next president of the Republic of the Philippines. Nagpainang kandidasi. Ay yung mayor mo ng Maynila is always a presidential one. Diba? Lagi namin sinasabi, pwede na sa Diyos na, kapag mayor ka ng Maynila, nag-onis ko. Si Eran, si Lalim, si Lamel Lopez. Lagi na yan. So, last September 22, when he declared his candidacy, he filed his candidacy last October 2, he made history in Manila. And sinasabi nga namin, by May 9, I hope it's a destiny, and definitely, it is a destiny. So, naglalaman ako, siguro, in-estimate namin, meron siyang kalaban na anak ng dating Pangulo, meron siyang kalaban na sila, nasa Dilaw, na backup ng mga elitist, huwag naman pumagalit yung ibang mga pinanganak ng Megi Pukutsara sa Dibet, born with a gold disc on the run. Si Isko po, yung narinig yung buhay niya, siguro nasa Mindanao kayo, pwedeng mga marami ko pa naman hindi totoo. Di ba? We are from Manila, so sinasabi nila, Manila Imperial yan. Masarap ang buhay sa Maynila, ang gano'n ang mga, di po ba? Pero yung sa lugar namin, I am from District of Manila. So, portion ng Tondo, kalahati po ng Tondo, eh ako ang congressman. Yung District 1, meron kaming kasabihan dito. Yung District 2 daw,
po kung saan ang galing si Isko, mabibilang mo sa mga talaga yung maayos. Talagang purest of the poor. And Isko is one of them. Isko is one of them. Yung sinasabi niya po na kung naririnig niyo, ako daw yung magpapatuloy sa inyo. Yung Tondo High School. Ako pa yung lumarapit din sa public school. Halos pagkakagaling yung school namin. Parehas kami yung lumaki sa hirap. At sinasabi ko nga, ako yung lumaki sa hirap, nag-aral sa bubi mong eskwela, nagsikap, maseso. Pero yung pinagdaanan, hirap nitong bata na to, malayo pa rin sa pinagdaanan namin. Dahil pwede lumipas ang araw na may tanghalian na mo hindi nakakain, tubig lang, sa gutom, wala kang pera, di ba? Pwedeng may gabi na itinulog mo na lang yung gutom mo, pero hindi mo naranasan kumain ng talagang tao. Ito po, literal. Kumain talaga ito. Kung tawagin namin sa mundo yung pakpak, pwede mo siya, nag-isa, talagang naging parang, ano nila yun, buhay nila yun. Naging sidecar boy, pero bago yun, kung maririnig mo yung Smoky Mountain, kung di pa kayo napupunta ko, ano siya? Parte siya ng ilog o dagat na sa katatapon-katatapon ng basura na punuan na po ng hanggang sa naging bundok. So, lagi siyang uusok 24 hours dahil gano'n yan, may pintas siya tayo ng basura, di ba? So, doon siya lumaki na kukuha siya ng basura doon dahil sa amin sa mundo, yung basura is still contaminated. Kukuhanin mo yung karton, kukuhanin mo yung masasalvage mo. Tapos merong dadaan ito na mga bibili siya ng karton, bibili siya ng bote. So mahabang panahon naging buhay ngayon hanggang sa mga tapos mo ng mga tapos at sa nakaraos siya. Yung hirap na pinagdaan nito, nung maging alkalde ko siya, nagulat din kami kung gaano kabilis niya tinranspon yung Manila into Manila na po. Dahil talaga nung hawakan mo namin, pag-upo namin, huh? Hindi ko kayo makakalakad sa rento ng mabilis. Yung sasakyan nyo, baka hanggang dito lang sa malayo, you have to go down, lakad ka pupunta ng Divisoria. Ang police at that time, pagdating ng October sa presinto to, sila ng presinto ng rento, binibili na nila pesto, bayad ka na ng 3 million to yung police. Bayad ka na sa mayor, sa'yo yung pesto, dahil sigurado may kita yung inyong pasto. Itong oras po na to, nagtuturuan ng polis kung sino gusto mo po, ayaw lahat. Kasi kapag may nag-traffic doon ang dahil sa pesto, doon tinatapon yung mayor sa traffic. So talaga tinanggal niya. Tinranspon niya, the only solution na ginawa niya, tinanong mo siya, bakit ganun kabilis, bakit ganun kagaling, lahat ng ginawa ko, lahat lang ang naranasan ko nung ako'y nagbibinata. So, bakit ko ganito? Napaka-importante sa tao eh, lalo na yung magiging pangulo, na kahit papano, nang galing talaga sa baba, pataas. Hindi ko ba? Alam niyo, may nakausap ako na isang parang political operator. Hindi ko naman pangitin kung sino, pero wala sa puro ko natin. Wala sa ano yun. Sa mabas, sabi niya, baka magkaroon ng isang pangulo na nanggaling talaga sa hirap. Sabi ko, bakit? Si Erang galing sa hirap, hindi. Si ano galing sa hirap, hindi. Ito, literal, na nanggaling sa hirap. And what he did in Manila, talaga in-apply niya sa Manila, in-apply niya sa buhay, at i-apply niya ho sa Pilipinas. Oh, now, we are talking of Mindanao. Bago po tapusin. Alam niyo, may isang mambabatas na pumunta sa akin, hinarap ko kay Mayor. Anong problema ng lahat? Katabi ko ito, katabi ng marami. At nakita namin, napag-alaman namin na yung marami pala, malaking parte nun ay ang forces of the Philippines lahat. Ang unang tanong sa akin ni Mayor, kailangan ko ba ng Kongreso dyan o hindi? Pero inaral ko yun, but we need just an executive order. Mayroon isang mababata sa inyo, Puntami-Tami, punta sa amin. Ang gusto niya, gawin ko daw. Which project natin talaga sa Manila? And
is ko committed already. Pag nakuha ko to, definitely, uunlad ang buong Mindanao sa gagawin natin. At ang sabi niya, for the first time, Padre, real talk namin talaga. Huwag niyo sasabihin sa labas. Hindi ako papayag na ang armed forces sa Pilipino sa Pilipino ang nagpapatayan. Ayaw ko na. Kami po yung taga-tundo. Masakit sa amin na gaganyanan tayo. Magkakaroon ng bago ang force. Doon tayo sa dagat maglaban. Ang kalaban natin hindi Pilipino. We have to guard our country, our nation, our seas, at least yung pera natin, bibili natin ang armas para doon sa kalaban natin sa labas. At hindi Pilipino, hindi Muslim, hindi taga-Mindanao ang pinapatay ninyo. Dito po sa Maynila, kung mapapansin nyo kung gano'n siya kamahal ng mga katulad po natin, katulad ninyo, eh pinili niya ng equal opportunity. Dahil yung mga tinda-tinda nyo, eh nandito kami sa Quiapo, di ba? Nandito kami sa Divisoria. So ginawa niya yan, bigyan mo ng pwesto lahat, tanggalin yung para kay Eddie, tsaka yung para kay Patty, dahil famous mo sa akin, di po kami mauto. Na ang nagtitinda, lalo na pag-Muslim po, eh bukod sa binabaya ng 20 pesos sa umaga, 20 pesos sa hapon, meron pang para kay Eddie, tsaka para kay Patty. So siniguro namin tatanggalin yun para kumita naman itong mga to at kahit pa paano, maiuwi sa bahay nila yung pera. Dito sa Maynila po, walang babae, walang lalaki, walang incheck, walang muslim, walang tomboy, walang bakla. Lahat po pati rito pare-parehas. And as a matter of fact, hindi po kami ng dalawang isip nang sihanin ako na lang ang tatakbong alkalde. Siya yung isang babae. Kaya salamat po sa inyong lahat sa ginawa ninyong pagsuporta. You came all the way from Mindanao to Manila. Para tingin na ibigan mo yung majority probably Italian City of Manila. Tumatakbo po siya na congressman din ngayon sa District 3. So parating siya para magbigay ng ibang inputs niya. Pero binabox ko yung integrity ni Isko bilang long time friend niya at matagal niya kasama sa politika. Ang biruan na namin sa circle namin, ang tawag nila sa akin si RD. Ako lang daw yung may karapatang magtampo kay Isko sa akin lahat. Na kasi nga po, sa haba ng pinagsamahan namin, wala akong kapatid si Isko na totoo. Wala siya. Solo ang anak niya. Kaya solo ang katapagmana talaga ng nanay niya nung bulubuntukin, umuusap na naman niya. Diba? Nung namatay yung mother niya, masyadong private ang buhay. Ano yan? Iyakin na tahimik yan. Nag-text siya sa limang tao lang kami yun para pumunta sa kanya. Lima kami para tingin isa. Ako po naman sasabi sa inyo, hindi totoo akong nagsusugal, hindi yan umiinom. Ako po ay namin sa inyo umiinom. Pagka magkaroon kami yan, lagi siya nagagalit dahil siyempre politiko kami, di ba? So yan, pag napainom mo na isang kaso red wine, ano na yan, namumula na yan. Wala yung tisyo, at totoong tisyo niya talaga, basa mo siya ng basa. Yung kakapusan niya sa eskwela nung araw, sabi nga namin, siguro kung tao na ito, kung naging anak mayaman to, malamang to, baka kumulaw dito ng ateneo, o dahil ang galing ng ano niya. Pero ganun talaga ang buhay. Hindi siya binigyan ng magandang eskwela, hindi siya binigyan, pero nagkakulaw yung pilalan na kumulad ang buhay. Tuloy-tuloy yung learning process na ginawa niya. Anyway, yung education naman is a continuous process naman niya ginawa. Maniwala po kayo, he is qualified, he is fit, at higit sa lahat, handa siyang magbuhin, lalo na kayo sa Mindanao. Handa niyang gawing Maynila yung Mindanao. Sana all. Sana all. Salamat po at just enjoy your stay here sa Maynila. Kahit pa paano, punta na pa kayo sa mga... Ang kailan po kayo dito? Ha?
Thursday. So, enjoy. Tapos, pasensya na kayo. Medyo busy yung presidente natin. At alam ko, ikot siya ng ikot. Pero, kaya natin to. Sama-sama lang mo tayo. Bagamat tayo'y maliliit na tao, bagamat tayo'y ikaka ay mahihina, pero pag pinagsama-sama mo lang tayo, para lang tayo malisinte. Pag pinagsama-sama tayo, pinagtali-tali tayo, sigurado, wawalisin natin sila. At ilalayo natin sila. Maraming kami po. We are very privileged enough and honored that you're here. Sabi nga po, di ba, meron dabang boys. May tondo boys. At nandito po siya, he is our event. So we're very thankful for that. And also, CRB here, Congressman Roland Valerian, is very supportive po pagdating sa Muslim community. Again, it's not just mayor, but the entire mga kakampanya. Also, hanggang mga department heads, because the leader himself is very inclusive. So yun po, maraming salamat po, and we may introduce po. Ayan, acknowledging po the presence of Councilor Joel Chua, our incoming congressman for District 3 Go. Una po
issue na sinasabi mo nila. Sabi nila. Si Mayor Bob NPA. Nakikita ba ninyo? Yes. Correct, correct. Diba ang sinasabi nila? Correct. Alam mo ninyo ang totoo po na. Nung si Mayor po ay nagpunta doon sa Netherlands, totoo po yun. Kasama po niya ako. Kaya alam ko po yun. So, ibig po ba sabihin na NPA na rin ako? Ito po, bakit ko eh, mababa ng NPA. Diba? Ang totoo po niya, si Mayor po ay nagpunta po sa Netherlands dahil siya po ay nanibitahan. Kasi po, hindi naman po lingit sa ating kalaman. Si Mayor po ay galing sa laylayan ng ating lipunan. Dati po siya ni Squadron. Dati po siya maglulupa kung sabihin mo nila. At yun naman eh, hindi naman open book naman po yun ang ating lahat. Siya po ay inibataan doon para maging isang observer. Kasama po doon yung iba pang mga opisyal ng gobyerno ng national na nato doon. At nakita ko po yun at nasaksihan ko rin po doon. Ngayon, kami po paniniwala po namin ang isang tao kung gusto mong maging leader, kailangan ikaw ay may tenga para sa iyong nasasakupan. Hindi ka dapat tumitingin na ito ay porque nag-rebelde, ito ay nasa gobyerno. Dapat wala kang pinipili. Dapat mo nang alamin kung bakit may nag-rebelde sa gobyerno. Ano ang pinag-ugatan ng kanilang pag-aalsa. Nang sa ganun, pag ikaw ay dumating, pagdating ng panahon, dumating ka sa posisyon, alam mo kung ano ang ugat ng lahat. Ang kailan po, kung ikaw ko nagkakamali, last year o last year, nagpunta ko si Chairman Luis Mari sa sitio. Ewan ko kung napalitan ko niyo. Yes, yes. So, ang ibig sabihin po, si Isko Moreno, eminent na rin. Eh, kasi nakaharap niya si Chairman Moreno. Eh, totoo po niya, si Isko Moreno ay pinuno. Pinuno po siya ng bawat isa sa atin. Tignan po ninyo, ano po ang isa sa unang ginawa ni Isko Moreno? Di ba nagpagawa ng Muslim Cemetery? Ano po ang ibig sabihin mo? Ang ibig sabihin nun, kinikilala niya ang bawat isa sa atin. Hindi porque ikaw ay taga Manila, hindi porque ikaw ay taga ganito, taga ganun, hindi ka na mahalaga sa kanya. Eh, hindi na namin mo kung paano kayo pinahalagay ng aming alkate. Muslim Cemetery, nakita ninyo kung gano'n, nakapasyal na ba sila? Yes, yes. Nakita ninyo kung gano'n maganda? Yan, bawat isang araw na walang magpapahalaga sa kapwa. Pangalawang issue. Ang sabi nila, si Isko Moreno daw ay bata pa, hindi pa hinog, hilaw sa pagkapangulo. Di ba yun ang sinasabi nila? Alam po ninyo ng nakaraan, si Isko Moreno, dalawang higante ang nakalapan. At kung titignan natin ang kanyang credentials, ay talagang hilaw siya. Bakit? Yung isang nakalaban niya, nakatunggaling niya, 16 years naging alkalde sa San Juan. Naging senador, naging vice-presidente, naging presidente, at dalawang termino na naging alkalde ng Luzon ng Maynila. Kilala naman yun, superstar, artista. Diba? Yung isa niyang nakatunggaling, naging general, naging DIN Secretary, naging FBI Director, naging Senator, at apat na termino naging alkalde ng Luzon ng Maynila. Hindi naman binabanggit ko, si Mayor Erap at si Mayor Lim. Diba? Eh, si Isko Moreno, ano ba yung kwalifikasyon? Konsyal, tapos Vice Mayor. O, ngayon, sabihin ko po sa inyo, umikot kayo sa Manila, tignan ninyo. Ang samahin po ninyo ang nagawa ng dalawa. Hindi po sila makakalakasin. Sana ba? Isko Moreno. Isko Moreno lang ang nagbigay ng alawal sa aming mga senior citizens.
Cisco Moreno lang nagbigay ng alaman sa aking WD, Solo Prete, at Great Well Public School student. Alaman na yan. Cisco Moreno lang ang nagbigay ng isang libong alaman sa estudyante ng PNL at sa UD. Kami po ay gumagastos ng 2-3 billion taon-taon. Bilyon para ibamigay sa mga mayan ng Luzon. Cisco Moreno, nakita ko pa rin yung Pasay Community. Nakita mo siya sa Pasay Community? Nakita niyo sa Facebook yung itsura ng Pasay Community. Sa Disyembre po lalabas na ang condominium at ang Binong Dominion. Ano po ninyo kung gano'ng kalaki ang adres ng suhan? 42 square meter, 2 kwarto. Yun po ang para sa squadron namin. Cisco Moreno ang nagawa naman. Cisco Moreno rin lang. Sa Cisco Moreno, siguro po si Ruati, ang bagong ospital ng Manila. Pag makikita po ninyo ito, para kang nagpunta sa St. Luke's. Ang pinagkaibay lang, ito libre. At ito pang mahirap. Sa lungsod ng Maynila, pag ikaw nagkapuri, libre ang gamot. Kahit na yung gamot na pinakamahal. Yung sinasabi nila ito si Luzon, alam ko ba ninyo kung paano 40,000 ang isa. Umaabot ng 80,000. Ngayon, black market, 140,000. Sa lungsod ng Maynila, libre. Bakit lahat ito ginawa ng Cisco Moreno? Kasi si Cisco Moreno rin lang ang totoong nakaranas ng milyon-milyon kababayan natin na nasa laylayan ng libunan. Lahat ang kanyang mga naging programa ay base sa kanyang personal na karanasan nung siya ay patawa. Siya po ay nakumpay sa ospital, wala silang pagkibigan doon. Kaya sinabi niya sa sarili niya, pagdating ng panahon, pag ako ay naging ganito, sa ko yung ospital. Pangarap